Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. So for today's video, papakita natin kung ano yung nakuha natin na sasakyan after ng Honda City IDSi na kabibenta lang natin. So ito yon. So ang nakuha natin is Honda CR-V. So this is a 2002 version. Bali itong video na to, itong content natin na meron tayo ngayon is a quick tour lang ng Honda CR-V na meron na tayo na nakuha natin. Kinuha nga pala natin to kasi nga kailangan natin ng medyo mas malaking sasakyan. And dito naman sa Pilipinas, alam naman natin na kapag bumaha or pag umulan pala, baha kagad. So itong clearance kasi ng CR-V is medyo mataas. So saktong-sakto siya sa mga bahaing part ng Metro Manila or kahit ng mga provinces natin. Bali, ito na yung pinaka-interior ng sasakyan natin. Ito, yung steering wheel column, yung dashboard natin, and yung stereo panel natin, and yung aircon, yung mga lalagyanan, mga compartments, so meron tayo rito, meron din dito sa baba, siguro mga lagayan ng mga chargers, mga wires, so katulad ng ginawa ko, ganyan lang din, and meron pang isa rito na compartment. So kung ano yung pwede nyo ilagay dyan, mga documents or whatever. Tapos dito siguro mga cellphones or mga quick gadgets na meron tayo, mga pabango or somewhat na kasya rito na pwede natin ilagay. And by the way, meron din dito pala sa gilid, sa passenger side. Meron din dito, meron to. And dito naman sa may driver side, meron din compartment dito and dito. And dito rin pala meron, no? Siguro mga lagayan ng mga cards, mga RFIDs, mga kahit na anong mga ID siguro na maliit na kasya rito. Or mga coins na rin, pwede rin. Ito naman yung sa interior lights natin. So halogen pa siya, pero papalitan natin yan soon ng LED. And dito naman yung sa may harangan ng ano, no? Ano ba tawag dito? Basta yun. Tapos may salamin pa ito, alam ko eh. Oh, may salamin pa. And ganun din sa kabila. May salamin din siya. And meron nga rin pala ito na, ano, no, na ashtray na hindi naman natin ginagamit kasi hindi naman tayo naninigarilyo. And wala naman din kasi tayong bisyo, so nilagyan na lang natin ng mga coins or kung ano pa yung pwede nyo ilagay dyan. Yan. Bali, ang lever pala nito. Oh, yung lever niya. Ito, lever yung type niya, no? Hindi siya yung parang shift knob na katulad na nandito. Yung nakasanayan natin, yung kinakambyo na lang natin na nandito. So, ganyan siya. Ipupull nyo lang siya dito and then ipababa nyo na lang or pataas. And yung handbrake niya nandito, no? Wala dito sa center console natin. Andito siya, so parang parang tayo nagda-drive ng helicopter, no? So parang ganun yung dating ano, ganun mo. So ayan. And automatic nga pala to, dalawa yung pedals natin. So meron tayong brake and merong accelerator. And meron din pala tayo dito na parang center console na natutupi, no? So just in case na kailangan yung may space dito, pwede natin siyang ganyan. So, yung mga passengers na nandito siguro, pwedeng pumunta sa likod kung gusto nila magpahinga ng komportable kesa nandito sila sa harap or vice versa. Kung sino yung nandito sa likod na gusto umupo sa harap, pwede silang dumaan dito. I consider this as an upgrade kahit na 2008 yung sasakyan natin dati and this is only a 2002 model kasi yung ground clearance nga niya, so mataas siya. And apat yung disc brakes niya, so mas safe siya sa kalsada lalo pag maulan yung panahon. Kasi
Pag nag-brake kayo, hindi siya ganun dudulas, hindi katulad pag naka-front disc or naka-rear disc brake lang, no. So mas maganda, mas stable yung pagbe-brake nyo pag apat yung nagbe-brake. So ito, apat siya. Four disc brakes, dalawa sa harap, dalawa sa likod. And also, kaya siya naging upgrade para sa akin kasi nga yung pwedeng makasakay sa kanya is 7 na instead of 5. And yun nga, mas malaki pa yung storage capacity niya sa likuran, no. And meron din dito na ano, no, na airbag yan dito sa harap, and meron din dito sa may passenger side. So mas safer sa mga tao na nakasakay dito sa loob ng sasakyan yung may, lalo din sa harap yung may airbag. So yun yung consideration ko, kaya sinabi ko siyang upgrade. Bali, isa nga pala sa kagandahan nitong CR-V Gento natin, itong 2002, is natutupi itong likod natin. So lahat to lang pala ng parts na to natutupi, no? Pera na lang yung buong kaha niya, no? So parang ganun, no? So natutupi ito, itong likuran natin, itong sandalan, and ito na isasagad. Pag sinagad niya yan, hindi na siya tatama rito. Kailangan nyo lang tanggalin yung headrest dito sa ulunan or sa taas para makahiga kayo dyan. So maganda to pag nagka-car camping kayo or kailangan nyo ng, kunyari nag-drive kayo ng matagal, kailangan nyo magpahinga, ganyan. So makakapahinga kayo na maayos. Bali, ganito rin itong dito sa may passenger side. So dalawa yan, natutupi na ganito. So pwede kayo mag-car camping dito na pareho kayong nakahiga ng ganyan. Bali, dito naman sa likod, merong tatlong passengers o pwedeng kahit apat na pasahero, no? Depende sa lapad and laki nila, no? Bali, nandito tayo ngayon sa likod, and ito yung sinasabi ko na lagayan. So pwede rito yung mga baso natin, kainan, and patungan na rin ng braso natin kung pagod na yung mga passengers natin or gusto nilang mas komportable. So ganyan. So maluwag yung legroom niya. Ayan. Maluwag to, no? Komportable ako dito sa harap na nagda-drive. Okay na okay yung legroom ko sa harap. And maluwag pa dito, no? So siguro kasi dito mga 6 foot 5 or 7 foot na ganun. Ewan ko lang ha, na komportable sila. Kasi ako 5'6 lang ako, pero malaki yung legroom natin. Dito naman sa bandang likod, natutupi itong third row na seat. Bali, ang pwedeng kasya rito is yung mga bata. Mostly dapat mga bata kasi pag umupo ka rito, medyo masikip na. Siguro mga tatlong bata or teenagers, kasyang-kasya pa rin dyan. Huwag lang yung mga adults na, no? Kasi medyo mahihirapan talaga sila. Lalo yung pagpasok dito kasi natutupi ito. Bali, ang pagtupi pala nito is dito lang. Katulad din dito sa kabila, natutupi rin tong part na to. Natupi natin to. And may hatakan dito. So ayan. So bali, extra storage na rin siya kung kailangan niya. So maluwag na rin kung kahit papano dito sa likod pag tinupi natin tong dalawang to. So pwede palang humiga dito yung pasahero kung gusto nila. Hindi nga lang ganun komportable, pero maluwag, yun yung ibig sabihin. Ganun siya kaluwag. Ngayon naman, dito tayo sa may likuran. So ito yung pinakalikuran na compartment or third seat natin. Natutupi ito. Ayan, para kung gusto nyo ng extra space pa. And teka lang, kailangan ng dalawang kamay kasi. Ayan. Bali, pag nahatak nyo na itong dalawang to, pwede na natin siyang itaob. So kasya siguro dito 5 maleta or 6, depende na lang sa kung paano ayos niya. So may lagayan dito para strap nyo kung ano yung pwede nyong ilagay dito. And meron tayo dito yung ano,
mga tools natin pag nasiraan kayo ng gulong, lumambot yung gulong nyo, kailangan nyong i-jack. So pakita na lang din natin. So mahaba to eh. Mahaba to kaysa doon sa nakasanayan natin na sa pang IDSI natin or pang sedan natin. Mas malaki siya. And nandito naman yung mga tools. Feeling ko hindi ganong nagamit to kasi hindi ganong, wala ganong marks eh. And mukhang bago pa siya. Bali, ito na nga yung mga tools natin. So dyan nakalagay lahat yan. So itutupi nyo lang and tatali and then balik dun. And dito rin pala, pwede kayo magsaksak ng kunyari external auxiliary nyo like yung pump. So pwede nyo isaksak dito. Meron dito ang cigarette filter or yung power natin. No? Ayan. Sasaksak nyo lang dyan. Pwede rin gawing charger ng mga bata na nandito sa likod. Lalagyan nyo lang siya ng converter. And isa pa nga pala, no? Meron tayo ditong table. So merong space dito. Suksok nyo lang yung daliri nyo. And may hatakan dito. So ayan. Yan yung picnic table natin. Ano to, no? Standard to sa mga CRV. Lalo ng mga Gen 2. And Gen 1, I think meron din yata nito. And ipupush nyo lang to. And pwede nyo na siya matanggal. So ayan. Bali, yung ilalim pala nito, ginawa ko na lang din ng storage. So nilagyan ko dyan ng mga tools para hindi naman nakakalat dito sa may compartment natin dito sa may bandang taas pag di natin inangat to. So dyan ko siya nilalagay. So mukhang hindi pa nga nagagamit to kasi medyo malinis pa talaga siya. Actually, pwede pa itong isang gulong, yung manipis lang, pwede nyo ilagay dyan. Actually, medyo malinis pa nga ito kasi parang wala pa siyang marks na pinagpatungan ng lupa. Kita nyo naman, napakalinis. Ngayon ko lang siya pinatong dito sa lupa. So, ngayon pa lang siya nagka-marks. So, malinis na malinis pa talaga siya. Hindi pa siya talaga gamit na gamit. Meron din pala tayo dito mga storage. So dito sa part na to, nilagyan ko siya ng mga tools, mga liquids, pamunas, and ibang mga tools na. So kahit anong pwede nyo ilagay dito. Ito ditong part na to, medyo malalim. And dito medyo mapapaw. Dito, strap lang to. So mga manidipis lang yung pwede nyo ilagay. And by the way, meron nga pala tayo ditong rear window. Nabubuksan nga pala to. Gamit remote natin. So ayan, nabubuksan siya. So ayan. Kung may mga quick groceries kayo na pwedeng ilagay, pwede nyo dito ilagay para hindi mahuhulog or tatapad yung mga nakalagay dito sa may gilid kung masyado marami. And for protection na rin sa ulan kung umaamboy. Ayan. So quick ano lang to, no? Quick setup kung paano tayo maglalagay sa may likuran. So ito yung harap ng CRV natin. So this is yung paikot. And ito naman yung engine bay natin. So tinanggal ko lang yung mga cover dito para malinis ko yung makina natin kahit papano dito sa may harap. Yan. Tinanggal ko lang din yun nandito. Yan. Ito yung itsura ng makina natin na K20, no? So ito yung battery na ready go battery din. FB12. Smart battery nga pala yan. And kung makikita nyo din sa mga dating previous videos natin, meron tayo nito. And itong CRV meron din yan. Bali yun lang, in-update ko lang kayo kung ano yung nakuha natin sa sasakyan. And parang excited ako na magamit ito sa mga lakaran.
And syempre may mga issues to na ilalagay ko na lang din sa mga content natin kung ano yung mga yun. Konti pa lang yung nakikita natin, pero maglalagay tayo ng mga issues. Depende na lang kung may time tayo. Pero for sure yan, meron kahit pa paano. Unang-unang nakikita ko is yung kailangan natin linisin yung mga air intake niya, yung mga daluyan ng hangin, and then yung mga sensors, and yung mga tulo-tulo, kung may tulo man, mga ganon, yung mga leaks. Yan yung mga abangan niya. Yung pangilalim naman kasi nito, okay pa naman siya. Maganda pa yung suspension niya. So, doon lang tayo magbe-base. So, medyo ma-vibrate din pala to. Siguro kailangan din ng engine support or transmission support. Pero so far, maganda naman yung takbo niya. Kahit pa paano. And let's see. Let's see kung ano pa yung pwede natin gawin dito sa sasakyan na to. Thank you for watching, and I hope na i-support nyo rin ako dito sa natin, no, dito sa journey natin dito sa may CRV natin, Honda CRV. And let's see kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito. If you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next videos na meron tayo. Thank you and God bless!